What up, guys? Wait lang, ha? And guys, what's up, guys? Magandang gabi sa lahat. Shout out sa lahat ng ano, sa lahat ng mga family Loonyo, mga fans na up until now sumusuporta, nagmamahal. What's up, guys? Grabe. Wild yung social media. Hindi na tayo pinatahimik. And you know what, guys? Guess what? You know, kapwa Pilipino lang talaga yung nagsisiraan eh. Alam mo yun, parang does it make sense, guys? Unang-una sa lahat, magandang gabi again. And guys, nagpapahinga tayo kasi apat na araw na tayong tinamaan, nag-overfatigue tayo dahil sa sobrang trabaho last week. And then at the same time, sumali pa tayo sa Battle of YouTubers. So nag-overfatigue tayo and nag-swab tayo, negative naman. So yun, overfatigue lang talaga. And then ito pa yung, alam mo yun, ito pa yung madadat na natin sa araw ng pagpapahinga natin. So hindi ko gets, guys, hindi ko gets kung bakit ganito tayo, Pilipino. Alam mo yun, parang nasa kalagitnaan na tayo ng pandemya. And then, alam mo yun, sobrang ambilis natin pabilugin pagdating sa mga fake news na mga ganyan. And then, alam mo yun, like, man, napaka-simple na bagay. Like, really, sinong tangang tao na magsasabi ng ganyan? Hindi nga, seryoso. Kung babasahin nyo yung post ng isang page na napaka-KSP, and then, alam mo yun, that page is just meant for trolling and, alam mo yun, nanira ng tao. Like, diba? Kumbaga, logic lang and, ano, tamang reasoning lang. And then, pag-isipan nyo mabuti, seryoso ba kayo na lalabas yun sa bibig ko na sasabihan ko yung ating, ano, pambato or Olympic gold medalist na si Ma'am Heidelin ng ganun? Hell no. Alam nyo ba, guys, kahapon, Shinare ko pa yung isang story from a fan na ginamit yung kanta ko na Kaya Natin To as background music sa yung awarding ceremony niya. So it doesn't make sense kung bakit ganito tayo Pinoy na parang what the... just fake news, man. And then, alam mo yun, may nasampulan ako na... Kasi nagulat ako, nagising ako na parang may nag-message sa akin na ganito ganyan, napaka-bobo mo, napaka-tanga mo. Like, seriously. Parang, di ba? Parang, bakit ganun? Bakit ganun tayo Pinoy, guys? Kumbaga, I believe we're better than that. Alam mo yun? Mas, kaya tayo pinagtatawanan ng ibang bansa eh. Kasi, alam mo yun, parang, mahilig tayong gumawa ng issue para ikakababa ng kapwa natin eh. Come on, man. Like, alam mo yun, lalo na itong mga good evening sa mga titos, mga lola, mga nanay, mga tita. Guys, ano, nagpapaaral po tayo ng mga anak natin and tayo, hindi po tayo marunong magbasa. Diba, tinuturuan natin yung mga anak natin, tinuturuan natin yung mga apo natin na magbasa kayo, mag-aral kayo mabuti. And tayo naman mismo, hindi tayo responsable sa kung anong-ano, kung ano yung mga sinishare natin or kung ano yung mga lumalabas sa bibig natin sa social media. Ako, guys, biktima ako ng ganyan. That's why I wanna be a better person. I want to improve. That's why wala kayo nakikita sa akin na any comments or any insights of what's happening na hindi ko alam. And you know what, guys, you guys are not just ruining someone, you know, dinadamage nyo mentally yung taong ginaganyan nyo. And man, kahit nasabihin natin dead ma, hindi tayo Superman para tanggap lang ng tanggap, diba? Ito, it's just my way of expressing how disappointed I am sa mga taong, alam mo yun, sa mga taong talagang, they're just so cruel. Alam mo yun, sobrang sama ng loob. Alam mo yun, like, man, pag-isipan niyo mabuti, read the post and ask yourself, talaga bang ganun ako? Ganun akong tao na magsasabi ako ng ganun? Hell no. Kasi kung ganun, guys, for sure, tarantadong tao ako. For sure, hindi ako responsabling anak sa buong pamilya ko. Although nagkamali ako in last year and sa mga nagdaang taon, but it doesn't mean na, alam mo yun, I'm credible na magsalita ng ganun or sobrang ganun ako ka tarantado. No, hell no, guys. Ako, guys,
alam mo yun, parang, men, sabi ko nga kay, sabi ko nga sa, ano, sa, dito kapon nung nalaman namin na champion yung, ano, yung, si Ma'am Heidi Lynn. Sabi ko talaga, oh my God, sobrang amen yan. Bihira lang ang Pinoy, at first time ng Pinoy na manalo sa Olympics talaga. And, guys, hindi na mabilang kung ilang beses ko namin na-represent yung bansa sa buong mundo pagdating sa sayawan. And, guys, never kami sinuportahan ng government. Nakapag-uwi kami ng ginto, never kami na-sponsoran ng pamasahe. Diba? Sa mga kapwa ko dancers dyan, alam nyo kung gano'ng kahirap mag-represent ng bansa. Diba? So, yung point ko lang is, no, I'm all out support kasi dapat ganun talaga yung suporta sa mga atleta natin. Guys, to be honest, maggagawa kayo ng pyesa papunta sa ibang bansa, kukulangin ng 6 na buwan o 1 taon para paghandaan yun physically, mentally, and emotionally. So ako, gets ko kung ano yung ano, gets ko kung gaano ka deserve ni Miss Heidi Lynn yung ano, yung mga lahat ng mga matatanggap niya. Kasi guys, hindi lang yan sa 1 taon. Ano yan, it took years for her to achieve this for sure. Diba? So, yun lang guys. Man, think before you click or think before you react. Ask yourself first if it's credible or not. Ask yourself first if it's the right thing to do. Diba? Yung mga na-post ko na nag-message sa akin sa Instagram na kumakatawag sa akin, bobo tanga, like, seriously, who the hell are you to talk to me ng ganun? Kasi hindi ako nang gaganun, guys. Like, you know, it's not good to tell someone tanga or bobo ka. You don't have any right to do that. Alam mo yun, hindi naman pinatay yung pamilya mo, hindi naman sinaktan yung pamilya mo, hindi naman ginago yung pamilya mo, hindi ka naman ginago. So why? 'Di ba? Parang meron nga nag-message sa akin, nag-message yung ano sa akin yung isang babae na pinost ko. Like, man, come on, the damage of saying bobo tanga to me. And then right now, hindi sabi pa niya, ano siya? Future frontliner siya, atleta din siya. Sabi ko, may atleta bang ganyan? I don't believe na may atleta ang ganyan because athletes are well disciplined. Alam mo yun? And then if you are a future frontliner, kasi nakita ko medyo magna-nurse yung babaeng yun eh. And then seriously, ganyan yung ano mo, ganyan yung way of thinking mo. Ano, respeto kung ganyan ka, pero sana men, be responsible kasi hindi yung parang may nakita ka lang i-direkta mo ng kumbaga kulang na lang kutsilyo pag nakita mo tong post na to, sasaksakin mo na yung ano, yung taong yun, eh hindi ka naman sigurado kung 100% totoo. Kung sinabi ko yan guys, baka lumabas na yan sa balita, di ba? So alam niyo yun, parang man, come on, we're, alam niyo yun, guys, Filipinos, we're better than that kind of mindset, alam mo yun? Guys, pagdating sa larangan ng sports, talent, passion, nirespeto tayo ng ibang bansa, pero tayo, hindi tayo marunong magrespeto sa mga kapwa natin. Alam mo yun, it's not the page, it's the people who's reacting, nagko-comment, nagsishare, and then nagpaliwanag na nga ako, nagpost na nga ako, sasabihin pang tanga, bobo, like, oh God. Diba? Parang, hindi ako na si stress guys, parang pinagdasal ko to, like, I just want to speak up, like, hindi lang naman ako yung artist na affected sa ganito eh. Alam mo yun, hindi lang ako yung artist na or isang influencer na nababash ng ganito or nagagawa ng mga ganitong klase. Like, guys, am I a threat to you guys? Kasi ako, ginagawa ko lang yung gusto ko dito sa Pilipinas. Like, never nagbago sa utak ko yung decision ko why I came back from China to Philippines. It's because I want to spread love. I just want to, alam mo yun, to be one of those people na nagsispread ng happiness and smiles to people. And hindi ko, never ko magagawa yung mga ganung klaseng statement. Like, really? Alam mo yun? So, for the people na, ano, huwag ka nang nagsasabing, huwag ka nang, ano, huwag ka nang magsalita and all. No, guys, it's my right to say this. It's not because kailangan kong protektahan yung sarili ko. It's because I want to enlighten everyone. Diba na, man, this page, ayoko nang sabihin, baka sumikat yung page, pero alam niyo na kung sino man yung nagsishare nun. Come on, man, like, no, alam mo yan, like, tapos yung mga tao dito, less talk, less mistake, like, who the hell are you to talk to me like that? Right?
sa'yo guys, mataas yung respeto ko sa inyo, mataas yung, alam mo yun, what do you call this, tiwala ko sa puso ng Pinoy, alam mo yun, but you guys are just so cruel, you guys are just so, wala kayong puso, man, wala kayong puso, and just, I just pray for enlightenment sa inyo guys, and I just pray na sana hindi mangyari yan sa mga kapamilya nyo, kapatid nyo, mga kapuso nyo. Sana hindi yan mangyari kasi oras na mangyari yan, baka hindi nyo kakayanin guys. It's an effect mentally. May effect siya mentally and emotionally. Buti na lang, I'm really blessed na talagang malakas yung kapit ko sa Diyos. Pero, you know what guys, this is just my, you know what, this is just my honest life. Like, man, improve tayo. Diba? Kung pwede lang. Improve natin yung mindset natin. Kaya tayo hindi umaasenso sa buhay, guys. Kasi ganito ang klaseng mindset natin. Mahilig tayo mamuna, mahilig tayo manghina pababa, mahilig tayo, alam mo yun, mang-troll and whatsoever. So, come on. For everyone na nagsasabi sa akin na tanga, bobo, mamatay ka na sana, and all those kind of sobrang hate ng mga words, so good, never naman kayo magsasorry kasi alam niyo sa utak niyo kayo yung tama, kayo yung upper hand, kayo yung alam mo yun, kayo yung may karapatan magsabi ng ganyan. So respeto pa rin, pero sana come on man, let's be compassionate. Ano mo yun? All of us are really, alam mo yun, trying our best to change. All of us are trying our best na makalagpas sa pandemyang to. So, di ba, tulungan na lang natin yung isa't isa. Hindi yung parang kung may sumikat, may namumunga dito na puno, gold medalist, Olympic gold medalist, Mama ID. Mahal po namin kayo and salamat. Maraming salamat po. And once again, fake news guys. Move on tayo. And mahal na mahal ko kayo. Family Loonyo, solid supporters. Please do share this live. Share natin yung katotohanan. God bless guys. I love y'all.